kanina nga nakita natin ang isa sa mga enforcer dito na si Sir Mon Baron. Sir Baron, gaano na po ba kayo katagal na enforcer dito sa Navotas? Mag-apat na taon na po ako. Itong gawain ko po ito ay hindi po halos kadali, pero hinakaya ko po para sa aking pamilya, para sa aking anak. Sir Baron, kanina nga nakita ka namin kahit umuulan, ano, talagang nagta-traffic ka. So bilang enforcer talagang ganun, umaraw umulan, kailangan po nasa gitna tayo ng kalsada. Opo, ganun po talaga bilang isang enforcer, asikasuhin mo talaga kung saan talaga nagsisimula yung traffic. Anong oras naman ang duty mo dito, sir? Ang duty ko po is alas 2 po ng hapon hanggang alas 10 po ng gabi. Bilang enforcer, yung sweldo, nakakatulong naman sa pamilya. Ayos naman po. Kahit pa paano, pinagkakasyo ko po bilang isang ama para maihandog ko po sa aking mga anak saka sa aking asawa. Ilan po ang anak niya, sir? 2 po dapat. Isa ngayon po ay kindergarten na po siya. Tapos yung pangalawa po is namatay po siya, newborn. 14 days lang po, nagkaroon po siya ng dumi sa kanyang pagkakain ng dumi sa pagkapanganak. Si Mrs. po, nasa si bahay? Si Mrs. po, opo. Nasa bahay lang po siya. Siya po yung tagapag-alaga. Hindi ko na lang po siya pinagtatrabaho. Iniisip ko na lang po siya sa bahay na lang po. Una-una talaga, papasalamat po talaga ako sa Panginoon na nagbigay sa akin ng suporta sa pagtatrabaho na maging tuloy-tuloy po ang aking pagtatrabaho dito sa lungsod ng Navotas. Bakit parang naluluha ka, sir? Ano bang may pinagdadaanan po ba kayo ngayon? Or masaya lang kayo na talagang nagtagal kayo sa trabahong ito? Opo, tears of joy lang po. Ano po ba ang trabaho niyo before? Dati yung kabaho ko po bilang isang construction, naging taong simbahan din po ako. Kahit ganong kalit lang yung sahod ko noon, sa halagang 150 lang noon, construction, para maitaguyod ko lang po yung pamilya ko po para sa kanila. Sir Baron, pag Pasko, ano ba usually ginagawa niyo ng pamilya? Si Missy, sasakay anak mo? Actually, yung Pasko po, duty pa rin po talaga tayo. Like at least, dedicated talaga ako sa ano, sa pagtatrabaho. Sa 4 na taon, Sir Baron, ilang beses ka nang nakapag-duty ng Pasko? Almost mag-aapat na rin po. So, taon-taon po naka-duty? Opo. Hindi naman nagtatampo si Missy sa saka si anak? Hindi naman po. Bilang enforcer, ano na yung pinakamahirap na na-encounter mo sa kalsada? Sa mga motorista, meron naman po mga pasaway. Pero, ina-assume natin na sa kanila yung anong kahalagaan bilang isang traffic enforcer na ituturo sa kanila yung tamang daan, yung tamang pagsasot ng helmet. Iga-guide lang natin sila para ma-aware po sila kung paano sila bilang isang motorista. E paano naman, sir? For example, may nakita kayo dyan, tapos may violation. Anong ginagawa nyo? Kapag may violation po, pinapatabi lang po natin, pinapaliwanag po natin kung anong violation po nila. Tapos kinukuha po nila natin driver's license and then the OCR. Nagtitiket kayo, sir? Opo. Deputized po ako. Pero may naranasan na po kayo na talagang siyempre, sa dami po nang dumadaan dito, imposible na, sir, baka naman ito, may ganyan. Hindi pa po kayo naka-encounter. Sir, kung may hiling nga kay Senator sa darating na Pasko, ano yun? Ang hiling ko lang po, Noche Vena, tapos magsama-sama naman po kami bilang isang pamilya. Tapos magkaroon ng konting salo-salo lang po. Ipagdasal natin, sir, na hindi ka duty sa Pasko. Ay, naka-joke. So, duty pa rin talaga. Opo. Okay. Maraming salamat po, sir. Thank you po, ma'am. Sir RJ, bilang supervisor, kumusta po ba itong isang enforcer natin na si Sir Baron? Masabi ko pong masipag talaga yan. Dedicated sa trabaho. Pag talagang volume na, nilalagari niya po talaga. Sa mga violator naman po, pag huli-huli talaga yan. So, walang pinapalampas? Wala po. Kahit po sino banggitin yan. Ticket po yan, kung ticket. Gaya din po ng instruction ng AP namin, kung ano ibigay niyang tasking sa amin, talagang ginagampanan po. Sa sipag naman, sir, anong masasabi mo? Talagang masipag po. Umulan at umaraw, nasa gitna po yan. Hi, ma'am! Good morning! Sir, nakikita mo ba to? Yes po. Ano ibig sabihin ng Santa hat ko? Christmas. Merry Christmas po sa inyo. Ayan. Ayan. Sir Baron, so ngayong darating na Pasko, ito po, pamaskong handog galing po kay Senator Raffy Tulfo. Thank you. Happy, happy. Yan po, mga pang Noche Buena sa darating na Pasko. Mga groceries din po, pang araw-araw, bigas.
panghanda na po. Thank you po, Senator Rafi. Sir Baron, eto po. Dahil masipag ka na traffic enforcer at mapagmahal sa asawa, 40,000 pesos po. Thank you po. Thank you po. Thank you po, Idol. Salamat po. Parang naiiyak si Sir Baron. Maraming salamat po. Medyo. Hindi po. Masaya lang po. Masaya ka. Opo. Masaya po kasi po binigyan po kami ni Sir Rafi po. Ayan. Siyempre, ang konti po nito, may papagawa ko na po yung tindahan namin para makaroon po ng sariling sari-sari store po. Yung asawa mo? Opo, para may pagkakabalahan po siya. So, plano nyo sana talaga? Opo, sana po. Hindi mo inaasahan na magkakaroon ka ng gantong tulong galing kay Senator? Hindi po. Sir Rafael Tumpo, maraming salamat po dito sa Noche Buena at sa grocery na ibinigay niyo po sa aming pamilya at dito po sa halagang 40,000 na binigay niyo po sa aming mga puso. Malaking bagay na po ito para sa pagpapagawa ng maliit na negosyo. At Sir Rafi, hindi ko po kayo bibiguin sa lahat ng oras, panahon, umulan man o umaraw. Nakahanda po ako bilang isang traffic enforcer na maging mabuti po ako sa ating mga motorista dito sa lungsod ng Labotas. Maraming salamat po, Senator Rafi Tulfo. Merry Christmas and a Happy New Year, Idol!